Hello mga Kapinoyski. Sa video na to malalaman nyo pala kung paano gumawa ng attendance. Nakita nyo ba yung mga nag-ELS na may binababa silang link para mag-attendance kayo para hindi na hassle yung pagsusulat. Ngayon sa video na to ituturo ko sa inyo kung paano at napakadali lang ng paggagawa ng attendance sheet and then kung paano nyo siya mamomonitor at napakadali gamit lang ang inyong computer or laptop. Kaya tapusin nyo itong video na to para malaman nyo kung paano. Yun lang mga tol ang ituturo ko sa inyo ngayon. Sana kung bago ka sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka muna din para updated ka sa mga susunod kong mga videos. Tara, papakita ko na sa iyo kung paano. Ito yan mga tol, ganito yan. Una, punta kayo sa Google Chrome nyo. And then, open nyo dito yung drive nyo. Yung Google Drive. Kung meron na kayong Google Drive, mas maganda. Pero kung wala pa, gawa na lang kayo. Dali lang naman eh. And then, mag-login lang kayo sa Google Drive nyo. Ganito yung sign nya. Nakikita nyo sa screen. And then, ito pala yung example ng attendance. Open ko lang yung sa akin. Click nyo. And then, ayan. Ito yan mga tol. Bali, nakikita nyo itong ano to. Yung mata, parang mata na sign preview. Ayan, click nyo yan. And then, ito na yung magiging format ng attendance ko. Pero yung sa inyo, depende sa inyo kung ano yung ilalagay nyo dyan. And then, turuan ko na kayo kung paano. Una, nasa drive na kayo, nasa drive nyo na kayo, i-click nyo lang itong yung new dito. And then, punta kayo dito sa more. Click nyo yung more. Then, may nakikita kayong Google Forms. Click nyo lang yan. And then, ito na yung magiging, pag-click nyo ng Google Forms. And then, ito nakikita nyo sa taas, Untitled Forms. Pwede nyo i-edit yan. Double click nyo lang and then i-type nyo lang dyan kung ano yung gusto nyong ipalit. Dahil attendance yung gagawin natin, mga tol, syempre palitan natin ang attendance. Type natin. Attendance. Pwedeng capital na sa inyo na. And then enter lang. Ayan. And then makikita nyo na dito, nag-iba na yung ito na siya, attendance na yung pinaka. And then sa description, lagay nyo kung anong gusto nyong description. Form description, for example, new form para sa mga bagong sasali. Yan, new form. Or pwede na lang new na lang. Pero depende pa rin sa inyo ha mga tol. And then, dito sa untitled question, edit nyo lang din yan. Kagaya nung nandito, untitled question. For example, kadalasang nilalagay nila, your YT account. Lagyan natin. Ayan. Name of your. Mas maganda. Name of your YT account. And then, ito, nakikita nyo to, multiple choice. Palitan nyo yan ng short answer. And then, yan yung kaibahan niya. Nakikita nyo dito yung short answer. Dito bali sasagutan nung mga sasali sa inyo kumpara dito sa multiple choice. Ayan, ganyan yung format niya. Mas maganda yung short answer. Ayan, malalaman nyo mamaya kung paano. And then, kung magdadagdag ulit kayo ng isa pang parang isang sheet, click nyo lang itong plus. Ayan, add question. Click nyo. And then, ito na siya. Mag-a-add na ulit siya. Lagay natin dito, link of your YT account. Example lang to mga tol ha. Depende sa inyo kung anong ilalagay nyo dyan. Link of your YT account. And then, same pa rin, short answer. And then, dagdag ulit tayo ng isa. Para naman to sa your subscriber. Para malaman nyo kung ilan yung subscriber nila. And then, para malaman nyo din kung ilan yung dumagdag ba sa kanila. Ayan.
your subscriber as of now. Lagyan natin. And then lagyan natin ng question mark. Ito, lagyan din natin ng question mark para patanong. Di ba, mga tol? YT account. Alam nyo ba, tol, maganda tong ganito kasi hassle-free na siya. Hindi na kailangan ng magsusulat-sulat pa. Kagaya nung sa ibang ginagawa. And then, check natin, review lang natin. Click natin tong mata uli. And then, ito na dapat yung magiging, yan na yung magiging form natin. Name of your YT account, link of your account, your subscriber as of now. Ayan. Ayan na, mga tol. Ayan, di ba? Ganyan. And then, once na meron na kayong ano nyan, meron na kayong form na ganyan, i-click nyo lang tong send. Okay? Click nyo send. And then, choose nyo tong nasa gitna ito para makopy nyo yung link. And then, click nyo yung copy. Ayan. Na-click na natin yung copy. And then, ito yung ibinababa natin or ibinababa ng mga nag-ELS sa kanilang bahay para sa attendance. And then, pwede nyo na rin siyang gawin sa pag-ELS nyo. I-copy natin. Example tayo. Click na lang natin. Same lang naman. Lagay natin dito sa search bar. Paste ko lang dito yung link natin. And then, click. Same lang yan. And then, try nating sagutan. Name of your account, Pinoyski. Pinoyski TV. And then, link of your account. Kuha lang ako ng link dito. For example, ito. Kunin ko lang yung link niyan. Lumang Village. Panoodin nyo pala guys kung di nyo pa napapanood, mga tol. Then copy ko lang din yan. And then ilagay ko dito sa attendance ko. Ha? Depende kung anong gusto nyo, ano, link ng bahay ba or ng video. And then subscriber as of now. Check ko yung subscriber ko kung ilan. Meron akong 648. Siyempre ilalagay ko dito 648. And then submit natin. Submit ko pala. And then ayan na, mga tol, makikita nyo attendance, your response has been recorded. Saan ba makikita yan? Makikita nyo yan dun pa rin sa page na ginawa nyo. Ito, makikita nyo responses. Ito na yung response na ginawa ko. And then makikita nyo dyan kung sino yung mga bagong nag-attendance na gustong sumali sa inyong paangat. Ayan, makikita nyo na. Oh, ito. Ito yung tinipe ko, Pinoyski TV. And then ito yung link na binigay kong bahay. And then, your subscriber as of now, 648. Every time na may mag-fill up ng form, pupasok siya dito sa responses. And then, click nyo to, create speed sheet para mas maganda, mas accurate nyo nakikita. Create now new spreadsheet. Click natin create now. Then magbubukas siya ulit ng isa pang page. And then ito na. Makikita nyo to. Attendance, responses. Every time na may papasok na or mag-fill up ng form na ginawa ninyo, ay dito siya papasok. Pwede nyo yung i-close. Every time na may papasok, makikita nyo dito yung counted niya. 1, 2, 3, 4, depende sa dami ng mag-attendance. And then every time na i-click nyo lang yon, and then papasok na siya dito. Ayan. And then ilagay nyo dito. For example, nilapag nyo si Pinoyski. Highlight nyo. Excel lang naman yan. And then lagay nyo dito. For example, 648, nadagdagan siya ng 20. For example, mga tol, naging 668. And then, next, ayan, para meron lang kayong record, and then pwede nyo siyang i-share or pwede nyo siyang i-save as file. And then, upload nyo lang sa inyong documents. Ganun lang, mga tol, mga kapinoyski, ang i-share ko sa inyo ngayon. Napakadali lang, di ba? Kung iisipin, parang high-tech sa mga nag-ELS, sa mga matatagal ng nag-ELS, sa mga bago na nakakakita, parang high-tech yung astig, yung pagbibigay nila ng attendance, di ba? Ganun lang pala kadali. And sana kung may natutunan ka sa video na to, ulit-ulitin mo lang yung video na to, magigets mo din ang aking instruction. Kung naguguluhan ka, pwede kang mag-comment sa baba. Basta huwag nyong kakalimutan, punta lang kayo sa drive. Ha? Mas maganda gamitin nyo yung computer nyo or laptop nyo
Punta lang kayo sa Drive, click nyo yung New, and then More, and then Google Forms. And then, double-click. And then, double-click. Palitan ng attendance ang pangalan. Enter, and then click mo dito. Mag-iiba na yan. Magdadagdag ka ng question. Ha? Ayan. Ganun lang. And then, isi-select mo yung wag multiple. Short answer ang ilalagay mo para mas maganda. Ayan lang. Sana may natutunan kayo at nakatulong din ako. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano ito tapusin. Bigla na lang mawawala. Maraming salamat. Thank you. Subscribe my YouTube channel, Pinoy Skit TV. Thank you, guys.